Magandang umaga po sa atin lahat. Vice Mayor Dodot, mga konsehal, sa mga kasama natin mula sa NGAs, sa mga kawanid ng infrastructure sector natin. Good morning po sa ating lahat. Siyempre sa ating mga SPES. Ilan po bang bago nating SPES? 236 ang ating SPES OSY Batch 2 beneficiaries. Ito pong SPES natin, ang sahod po nila ay 40% ng gagaling po sa national na pamahalaan sa pamamagitan ng DOLE at 60% naman ay galing sa inyong pamahalaang lungsod. At gaya naman ng lagi kong pinapaalala sa lahat ng pumapasok na bagong empleyado man o SPES o GIP man, lagi po nating tatandaan pag meron tayong pag may natatanggap tayo mula sa pamahalaan, dahil ito po ay galing sa kaban ng bayan, galing po sa taxpayers ng ating lungsod at ng ating bayan, mas mataas po yung level ng responsibilidad. Meron tayong pananagutan sa taong bayan. Kaya sana ay huwag nating kalimutan yun habang ginagawa natin ang trabaho natin. Kahit ilang araw lang po tayo dito. Pangalawa, sana marami kayong matutuhan. Sana maging maganda ang karanasan ninyo sa Pasig City Hall. Congratulations sa mga SPES natin. Muli po, sila po ay patunay na walang palakasan sa mga programa natin, kundi first come, first serve, o kung paano yung targeting approach ng ating peso, ganun lang po yung ginagawa natin. Ano? So again, congrats po sa inyo. Sa ating mga kasama naman, sa mga kawanin ng ating lokal na pamahalaan, nakahalos isang linggo na rin tayo sa adjusted work schedule natin, ano? Alinsunod po sa direktiba ng no less ng Malacañang at napagkasunduan po sa Metro Manila Council. Hindi pa lahat ng LGU ay sumubok sa ganitong work arrangement. Yung iba, obserbahan daw muna nila yung mga nauna. Gayunpaman, nakikita naman natin na magiging, kahit pa paano, dito sa unang linggo, nagiging maganda naman, makakatulong sa traffic situation. At makakatulong pati sa mga empleyado natin, lalo na yung nakatira, yung siguro yung mga nakatira malapit dito, baka malamang ayaw niyo, no? Pero dun sa mga nakatira sa mas malayo, gaya ng nakatira sa Manggahan o Santola, yun sa kanila, makakatulong po talaga ito. Kasi papunta dito, nagbi-build up pa lang yung traffic, pero yung pauwi, yung mas malaking ginhawa po siguro para dun sa malayo yung mga tahanan dito sa City Hall, ano? Kasi pag umalis kayo ng 4 p.m. or 4:15 p.m. dito sa City Hall, ay siguro yung travel time ninyo, wala pa sa kalahati. No, depende, ano? So, tingnan natin, obserbahan natin. Kung nakita natin na mas malaking tulong ito, itutuloy natin. Kung nakita naman natin at pag nag-feedback po kayo na talagang ayaw po natin o hindi naman siya masyadong nakakatulong, kumbaga, cost-benefit analysis yung gagawin natin. Bigyan natin ng ilang buwan, obserbahan natin. Tapos lilipat din naman po tayo sa temporary City Hall natin na kung nadadaan po kayo doon, ay hita nyo, patapos na siya. So, tinan din natin, ano, kung change location po tayo ng abutin tayo ng taon din doon, tinan po natin kung maganda bang ituloy ito. So, wala pang definite, obserbahan natin, pag-aaralan po natin kasama ng Office of the City Administrator at ng HRDO po natin. Bilang panghuli, yung iba po sa inyo, nakasama ko sa AIP planning natin, mainstreaming po natin. At masasabi ko lang po, nakakatuwa dahil mahirap talagang planning sa pamahalaan. Ano? Sa totoo, pwede natin i-shortcut ang mga bagay-bagay. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, ang pangarap natin at ang mission natin dito sa lokal na pamahalaan ay mag-iwan ng mas magandang sistema kaysa sa dun sa nadatnan natin. So dapat mas konti ang problema pag alis natin dito kaysa nung pumasok tayo. Lahat po tayo, para yun sa lahat sa atin. Ano? Kaya nakakatuwa pag nakikita natin yung mga improvements. Kung matatandaan yung mga involved dun sa mga una natin, 2019, 2020, of course, dahil sa pandemya, lalong naging mahirap. Kung natatandaan po ninyo yung mga una tayong nag-AIP planning, talagang medyo magulo. Paminin natin, di pa tayo sanay sa mga ganung proseso. Ang AIP, Annual Investment Program, para po sa mga hindi nakakaalam.
na doon pa yun yung parang madaling salita, yun yung parang menu na pinagkukuhanan natin ng yun yung pinaglalaanan natin ng mga budget, mga programa, proyekto, at lahat ng mga pinagagastusan natin, ano. 2020 magulo, sabog-sabog yung mga plano natin. Ngayon, marami pa tayong siguro dapat i-improve pa, pero mas siguro 300% by 300% mas smooth yung mga proseso ngayon. Kaya sa mga department heads natin, sa mga involved sa planning, sa iba't ibang opisina, congratulations po sa inyo. A job well done. Marami pa tayong kailangan gawin, pero nakikita po natin ano, na talagang malaking-malaki yung improvement natin. Kaya nai ko nga din sinasabi kina Attorney Giron, sa mga department heads natin, huwag kayong mag-alala kung sa mga unang taon na ginagawa natin to, medyo mababa yung utilization natin. Natural yan. Kasi para tayong gumawa ng bagong City Hall sa mga proseso na pinakilala natin eh. Yung planning process pa lang natin. Ayun, sa engineering, alam nyo naman yan kung ano yung mga tinatag natin na planning mechanisms na gusto natin maayos, gusto natin malinis. Yung paglilinis ng procurement, yung pagtatag ng isang planning process, hindi madali, ano? So, natural na sa umpisa, may lag ka talaga na 2 to 3 years. So, ngayon, dito na natin makikita. Dito na natin makikita yung fruits ng mga pinaghihirapan natin, ano? So, muli po, congratulations. Ako po ay lubos na natutuwa dahil talagang maganda po yung mga nangyayari ngayon. Congratulations po sa atin. Yun lang po. Magandang umaga sa ating lahat. God bless po sa ating new week. Adjourn na po tayo. Maraming salamat po.